Salamat, Brother John Do. So, dako na po tayo sa ating talakayan, sa ating topiko sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan. At kung saan meron tayong ilang punto na ating sasagutin, no? Na ipinahayag ng isang youth na mula sa Born Again, na kung saan ay dumayo sa isang public catechism na nangyari sa Davao at binigyan siya ng pagkakataon. Kasi ganito kasi yung mga kasamahan natin, Catholic Faith Defender, na pero pag mayroon tayong mga apologetics ng mga public catechism, ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapag-share ito mga kapatid natin ng mga hindi katoliko. At kung ikumpara natin sa mga hindi katoliko, marami silang mga ginawang pangangaral sa publikong lugar, pero ang problema dyan ay hindi sila tatanggap ng tanong. Hindi sila tatanggap na mga magtatanong, hindi sila magbigay ng oras na magpahayag ka, no, sa kanilang programa. Pero dito sa ang Catholic Faith Defender, kapag mayroong isinagawang ganitong pamamaraan ng pagsisiwalat sa katotohanan, ay merong pagkakataon. Kaya nang nabigyan ng pagkakataon itong si Sister Queen na makapaglahad, no, at makapag-share, ito yung kanyang sinasabi na kung pakinggan natin yung mga katolikong na hindi masyadong malalim yung pananampalataya, parang totoo din ang kaniyang pinagsasabi. Ito, pakinggan muna natin ang kaniyang mga mensahe. Hi, may hapon sa tanan, no? Akong pangalan is Queen, so taga Davao me. I am a born again Christian, and actually wala gina ako giplan sa akong sister nga mo anhi mi dinhi a nalang mi diraan na dunggalan na mo ang preaching. So I would like to share lang gud, no, is I'm not against how ang silang gina speak or gina share, but I believe na it's not about religion ang gipakamatyan bitaw sa Ginoo. Whether you are Catholic, whether you are a Baptist, you are Pentecostal, you are saksi of Jehovah, dili na mo ang gipakamatyan ni Jesus. Amen. It is not by religion why you have been saved. Kailangan na siya masabtan sa matag usa nga, uy, pag dinhi ko sa Catholic, ma-save jud ko. Pag dinhi ko sa Baptist, ma-save jud ko. Pag dinhi ko sa Pentecostal, ma-save jud ko. Kaya yung sige ngon sa scripture, in John 3:16, the scripture says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Wala gingon dito nga, "For God so loved the world that whoever become a Catholic, that whoever becomes a Baptist, that whoever becomes a Pentecostal will be saved." But ang gingon dito, "Whoever accepts and believes His Son shall be saved and have eternal life." Muna ang gingon sa Ginoo. That's why it's useless nga mag naabit yung argument when it comes to words sa Ginoo. It becomes useless bito nga nung awayan ang Bible, ang truth, because there is only one truth. Jesus is the only one truth, because Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? Lakpak din ang mga Dili tungod. It's not by our works why we are saved, why go follow to sa law, but it is about our faith in Jesus alone. Diba? In the book of John chapter 10, "For all have sinned and fall short in the glory of God." So ibig sabihin, kitang tanan nyo, nakasala tanin nyo, we are all under bitaw sa sala. But because of the love of Jesus, you and me can have that eternal life. Ang mahitabo lang na ma-achieve na to ng eternal life, it's by faith and believing in Jesus yung i-redeem tanya. It is only by the blood of Jesus Christ. Why not the eternal life in heaven? Yan, so napakinggan natin yung kaniyang pangaral. So ito yung bigyan natin ng linaw, no, sa ating programa ngayon. So mag-share muna ako ng screen, Brother John Do, para ma-present natin yung inihanda din natin na nasagot, no, sa naturang pang himasok ng isang tinatawag natin na hindi katoliko na pumunta, no, sa isang talakayan, isang rally na ginawa ng mga kasamahan natin sa Davao. So bigyan natin ng pagkakataon na masagot ito, sapagkat mahalaga din na masagot natin ito. So meron tayong ilang punto na sasagutin. Una, hindi siya against, no, sa pinagsasabi na mga andon nag-conduct ng Bible rally, but ipinarusot niya na not by religion tayo maligtas, no? So kahit anong relihiyon umano, kaya umanong
kahit anong relihiyon eh pwede kang papasok, kahit anong relihiyon eh pwede kang makapag ano, pwede kang maka tawag natin, pwede kang maligtas, no, kahit anong relihiyon. So at yung faith alone, isa din sa mga punto na tatalakayin natin, yung faith alone, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga oras at sa puntong ito. So dito tayo sa unti-unti natin itong pag-aralan, no? Tanong, wala bang reliyon na makakaligtas o walang reliyon ang makapagligtas ng isang tao? Kasi ito yung pinagsasabi nila, yung kanila kasing doktrina ay napaka-common at pareho lahat, no? Yung kanilang doktrina. Ang kanilang doktrina ito, a little knowledge of born again Christians ito. Religion can save you. Ito yung doktrina ng mga born again. Yung mga yung relihiyon umano ay hindi makapag-save. At bago natin 'yan sasagutin sa punto por punto sa gabing ito, i-define muna natin yung salitang religion, no? What is religion? Ano ba yung relihiyon? Ano ba yung religion? Kung babasahin natin, gagamitin natin ang Google, ang nakasulat dito, religion, in the belief in and worship of superhuman controlling power, especially a personal God. Dito natin makikita na ang relihiyon pala, ang religion, isang paniniwala, act of worship to God. Isang paraan para mag-worship tayo sa Diyos. Yun yung tinatawag na religion. At kung palalayman po natin ang ating definasyon, sinabi pa rito sa definasyon natin, iba pang definasyon, ano yung religion, no, sa etymological term nito? Ang religion ay galing sa Latin language na relegare. May dalawang bahagi ang word na ito, mga kapatid. Ang prefix na re ay katumbas sa Tagalog na muli o sa English tinatawag siyang again. Ang legare ay isa itong Latin na kung katumbas sa Tagalog ay itali. Kaya ang kahulugan ng religion base sa kanyang terminolohiya sa Latin, ang pangalan diyan to tie again o sa Tagalog italing muli o muling itali. Tanong, kanino naman itataling muli? Of course, sa Diyos. At bakit sa Diyos? Ang pagtatali na yan ay revelasyon o isang relasyon yan ng Diyos at tao. Sapagkat ang definition kanina ay religion act of worship, ang religion ay isang relasyon na nag-uugnay muli, nagtatali muli sa Diyos at sa tao. Ngayon, kung ang relasyon ang magliligtas at ang relasyon ay isang religion, masasabi natin na ang religion pala ay daan upang maligtas ang tao. Pero sa kanila, ang kanila kasing pag-unawa sa religion ay isang grupo lamang. Pero maya-maya po, kung ganyan ang kanilang paniniwala, ay hindi pa rin po yun aanib ang naturang argumento sa kanilang doktrina. Bakit? Una, tanong natin, bakit kailangan italing muli, ibalik muli ang relasyon ng tao sa Diyos? Bakit kaya? Kung ating pag-aralan ng banal na kasulatan, ito ay kailangan sapagkat ng unang mga panahon ay nasira ang relationship ng Diyos at tao dahil sa dalawang tao na nag-ambisyon na maging Diyos. Sino ito? Si Eva at si Adan. Si Eva at si Adan. At kailangan na muling matali ang relasyon ng Diyos at ng tao, at ang makapagtali nito ang ating Panginoon, ang bagong Adan at ang bagong iba na walang iba kundi ang ating mahal na Blessed Mother Mary. Bakit nagtatag ang simbahan? Bakit nagtatag ng simbahan ang ating Panginoon kung hindi naman kaya hindi pala ito instrumento sa kaligtasan? Di ba malaking tanong 'yan? Bakit nagtatag pa ng isang simbahan ng ating Panginoon kung hindi ito daan para sa kaligtasan? Ibig sabihin, useless lang ba ang pagtatag ng kanyang simbahan dahil hindi ito daan sa kaligtasan? Take note na ang magtataling muli sa relasyon ng Diyos at tao, ang revelasyon na sinabi sa Proto Gospel
diyan sa Genesis 3:15 na merong pamilya ng babae at merong pamilya ng kaaway. At nangyayari ito nang isinilang ating Panginoon, of course, ang babaeng yan ay referado sa mahal na Blessed Mother Mary. At yung magtatali dyan ang ating Panginoon at nagtatag siya ng simbahan, Matthew 16:18. So I now say to you are Peter and upon this rock I will build my church. At ang simbahang ito merong tinatawag na hierarchia. Hierarchy. Ito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 at 28 na ganito yung nakasulat. Now you together are Christ's body. Ang Christ body, mga kapatid, ito yung church, ito yung simbahan. Ito yung simbahan. God given first place to apostles. Ang simbahan niya na itatag ay merong hierarchia. Una, apostles. Dapat ang tunay na simbahan nagmula sa mga apostol. Second, the prophets. The third, to the teachers. After them, miracles. And after them, gift of healing, helpers, good leaders, those with many languages. So merong hierarchia ang kanyang simbahan at ang hierarchiyang ito ay maging paraan upang italing muli, upang maging daan na ang pagtataling muli ng relasyon ng Diyos at tao ay merong magandang resulta at merong magandang daan. Now, ang sinabi niya kanina kung ating pagninilayan, sinabi niya, ang Panginoon lang ang tagapagligtas. Not by religion tayo masave, kundi ang ating Panginoon ang tagapagligtas. Of course, totoo yan. Ang ating Panginoon yung tagapagligtas. Sinabi yan ni San Pablo sa 1 Timoteo 4:9 hanggang sa 10 na ganito. Sa magandang balita, Biblia, sinabi dito, totoo ang salitang ito. Walang halong marites. Totoo ang salitang ito. At dapat paniwalaan ng lahat. Dapat umano, lahat ng makakarinig ay maniwala dito. Dito, dahil dito, nagsisikap tayo. Merong pagsisikap. At nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Ano daw? Sino yung tagapagligtas sa lahat ng mga tao? Ang ating Panginoon. Hindi tayo tudol na ang Panginoon yung tagapagligtas. Pero yung sinasabi na not by religion tayo maligtas, wala yung sa Biblia. At yun ay isa yung hindi pag sunod sa kanilang doktrina na sola escritura. Hamunin natin sila saan mabasa sa Biblia na not by religion tayo masave. Wala naman yan sa Biblia. Wala yan sa Biblia. Pero yung kanilang pananampalataya, Bible alone. Pero dito, nanampalataya sila na wala sa Biblia. Balikan natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoon. Sino yung iligtas niya? Tagapagligtas ng lahat ng mga tao. Pero merong karugtong, lalo na yung mga sumasampalataya. Ang liligtasin pala, lahat ng mga tao, ngunit lalong-lalo na yung mga sumasampalataya. No, sumasampalataya mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, ang kanilang kasing argumento, ang kanilang nasa kanilang utak, ang relihiyon ay isa yung grupo lang yan. Yan yung kanila kasi wala silang tinatawag na pag-aaral sa etymology ng salitang religion na galing sa religare. Para sa kanila, ang religion ay isa lamang itong grupo at ang grupo ay hindi makapagligtas. Yun yung kasi yung konsepto nila. Pero pag yan yung konsepto niya, pag yan yung kanilang aral, nagpapatunay yan sa ating tunay na simbahan. Bakit? Tatandaan natin na sa Gawa Kapitulo 2:42, ganito yung nakabasa o nakasulat. Sa Gawa 2:42, sila ay matatag. Ang grupong ito, tao ito. Grupo ng tao ito. Bakit grupo ng tao? Sila ang nakasulat. Sila ay matatag. Sila ay matatag. Isang grupo ng tao, tagasunod ng ating Panginoon, naging matatag. Sila ay matatag na, take note, nagpatuloy sa turo ng mga apostol. Ang matatag na simbahang ito
na kung saan ang mga tao andyan sa grupong yan ay nagpapatuloy. Tanong, yung mga born again Christian ba, yung mga protestante ba, nagpatuloy ba sila? Sasagutin natin yan mamaya. Dahil, of course, alam naman siguro natin lahat, hindi sila nagpatuloy. Ngayon na lang natin sasagutin. Hindi sila nagpatuloy. Pero ang tunay pala na simbahan o grupo na may relihiyon ay yung nagpatuloy sa turo ng mga apostol. Ano lang nagpatuloy? Sa turo ng mga apostol. Sa pakikipag-isa. Nagkakaisa, umiisa ba sila? Narumirespeto ba sila sa ating Santo Papa at sa ating simbahan? Wala. Therefore, ang salitang sila ay hindi natin pwedeng i-apply sa kanilang grupo. Ang salitang sila na naging matatag at nagpatuloy sa turo ng apostol, referado ito sa grupo na tinatag ng ating Panginoon. At sinabi pa dito, sa pagputol-putol ng tinapay at ang panalangin. Dito ay Santos na Misa. Ito ay Santos na Misa. Ngayon, sa magandang balita, Biblia naman tayo. Sinabi dito sa Gawa 2:41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo, nagpabinyag, at nadagdagan, tao ito, nadagdagan ng mga alagad na may 3,000 katao bawat araw, kada araw. Inilaan nila ang kanilang 3,000 katao ng araw na yon. Inilaan nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, sa turo ng mga apostol, sama-sama bilang magkakapatid, ano raw, nagsama-sama, hindi nagbaga, bahagi-bahagi, hindi nag-divide, nagsama-sama, pagsalo-salo sa pagkain ng tinapay at panalangin. Now, ang tanong, ang mga tao bang ito na nananatili, tingnan natin, ang mga grupo ba ito na nananatili sa aral ng mga apostol, meron ba itong kaligtasan? Sinagot yan sa Gawa 2:47. Gawa 2:47 na ganito yung nakasulat. Ang grupong yan, dahil ang religion kasi para sa mga protestante, isang grupo lang. Grupo lang o ang grupo hindi makapagligtas. Yun yung kanilang konsepto. Ngayon, ang grupong yaon na nagsimula sa Gawa 2:42 at sa 47, tingnan natin kung ang grupo bang mga taong yan, hindi ba sila naligtas dahil nagpatuloy sila sa grupo. Sa Gawa 2:47, ganito yung nakasulat, mga kapatid. Nagpupuri sila sa Diyos. Sinong puri-puri nila? Ang Diyos. At kinalulugdan sila ng lahat. Nagpupuri sa Diyos, kinalulugdan sa lahat ng mga tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon. Sino yung nagdaragdag? Ang demonyo ba? Ang kaaway ba ng Panginoon? Hindi. Ang nagdaragdag sa kanila yung Panginoon. Ang karugtong ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Dito natin makikita, mga kapatid, na kung ang na mga protestante na mga born again ay ang grupo ay hindi pwedeng makapagligtas, yan ay wala sa Biblia. Dahil ang nasa Biblia, ang grupong yaon na nagpatuloy sa turo ng ating Panginoon, sa turo ng mga apostol, ay inililigtas. Dito natin makikita na yung naturang argumento pala ay sugar-coated lamang na yung grupo umano hindi makapagligtas dahil para sa kanila paniniwala, faith alone makakaligtas. Dito mga kapatid, sa gawa pa lang ng mga apostol na sinulat ni San Lucas, makikita natin na yung kanilang doktrina ay hindi na ayon sa banal na kasulatan sapagkat marami pinupuri sila ng Diyos. Sila ang dito, hindi singular, pinupuri siya, hindi siya, sila, grupo yan. Take note, yung sila na yan, ang salitang sila, matatag na nagpapatuloy ang salitang sila. At ang salitang sila, ginamit ulit sa Gawa 2:47, merong salitang sila. At yung salitang sila, sino yan? Sa New Book of Knowledge, Volume 16, page 207, namabasa natin ang grupong yan
ay yung tunay na relihiyon, ang grupong yan may tunay na pananampalataya. Yan ba'y protestante? Yan ba'y born again? Hindi! Ang grupong yan, Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 people, persons were gathered there. Dito tayo sa nakasulat sa yellow. At mayroong linya, the church may be described as society. Bakit society? Dahil maraming tao yon. Society that Jesus founded. Ang grupo palang may pinupuri ng Diyos. Ang grupong yan, ang nabangwat araw ay idinagdag sa kanila ng Panginoon, ay merong kaligtasan. At ang grupong yan ay hindi born again Christian. At hindi yan, mga kapatid, born again. So dito, bakit nila sasabihin na walang relihiyong makaligtas, walang grupong maghaligtas? Bakit? Dahil yung kanilang grupo ay hindi natin matrace sa first century. Yung kanilang grupo, hindi natin matrace sa panahon ng mga apostol. Bakit nila gagawin yun? Sa Bisaya pa, panabla. Oh, para makapanabla yung kanilang doctrine. Now, kung ang grupong yan nanatili, ang grupong yan nanatili at yan ay Roman Catholic Church, sinabi pa ni San Pablo sa Efeso 5.23, magandang balita, Biblia. Magandang balita ito sa mga Protestante kung open lang sila at gusto lang silang matuto ano talaga yung katotohanan. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Sino yung ililigtas ng ating Panginoon? Lahat ng tao, kung mabasihan natin kanina, ano yung sinabi kanina? Lahat ng tao ay ililigtas. Lahat ng tao. Pero dapat kabilang dito sapagkat siya ang ulo ng iglesia na kaniyang katawan. Siya ang tagapagligtas. Pero hindi ito natin narinig. Hindi ito binabasa ng mga hindi katoliko, yung mga protestante. Hindi yan nila binabasa. Pangalawa, kung babalikan natin, merong technical term dito na tinatawag na nagpapatuloy. Nagpapatuloy. Sila ay matatag na nagpapatuloy sa turo ng mga apostol. Tanong, yung mga protestante nagpapatuloy ba? Sagot, Protestantism. Christian religious movement that began in Northern Europe in the early 16th century as a reaction to medieval Roman Catholic doctrines and practices along the Roman. Naputol, dito tayo. Sinabi dito na hindi makapaligtas ang relihiyon, pero yung Protestantism is a Christian religious movement. And therefore, hindi din tayo papunta sa kanila. Hindi pala makapagligtas yung Protestantism at yung born again ay bunga ng Protestantism. Pero maganda yung definition sa isang diksyonaryo. Sinabi dito, Protestant is a Christian who belongs to branch of the Christian Church which separated from the Catholic Church in 16th century. Ang sinabi sa isang definition, 16th century, sinabi ng dictionary na Collins, sinabi dito, 16th century. Nagpatuloy bang salitan dyan? A Christian, a Protestant Christian who belongs to the branch of Christian Church which is nagpapatuloy? Hindi. Ang sinabi dyan, separated. Therefore, tama na hindi makaligtas yung kanilang relihiyon sapagkat hindi sila nagpapatuloy. Sapagkat nag-separate sila sa Catholic Church. Ang sinabi sa banal na kasulatan, ang naligtas pala yung matatag at nagpapatuloy sa turo ng mga apostol. Pero namang katotohanan yung kanilang sinabi para sa kanila, dahil ang relihiyon pala ay hindi yan makapagligtas yung kanilang religious movement. Bakit hindi nagpatuloy? Yung Protestant, bunga ng simbahan na hindi nagpatuloy
sa Roman Catholic Church. Pero totoo ba talaga na ang relihiyon ay hindi makapagligtas? Eh, makaligtas ito sa ano eh, bulsa eh. Bakit dumami sila kahit sasabihin nila ang relihiyon ay hindi makaligtas pero napakaraming sikta? Napakaraming grupo. Yung si Brad Tata pa sabihin yung noon, ang tawag sa mama, ano pa, nanay. Pero naging pastor na, ang tawag, mami. Mami ng tawag. Bakit mami na? Kasi sinabi sa unang Timoteo 6:6, the religion does make your life rich. Sa Bisaya ito, mabigat ito. Ang relihiyon ay nagpapayaman, makapadato sa tao ang relihiyon. Sasabihin nila, hindi makaligtas ang relihiyon. Para sa mga Katoliko dyan, sabi ni ng isang pare doon sa Biliran Naval, kung kayo ay lilipat sa ibang simbahan, kung lilipat man talaga kayo sa ibang simbahan, huwag kayong maging ultimo. Huwag kayong maging isang miyembro lang. Kung lilipat man kayo sa simbahan, ay lilipat kayo na kayo'y maging pastor at pastura. Sapagkat kung maging pastor at pastura kayo, ang religion na yan, make your life rich. Kung ang dahilan na huminto kayo, hindi kayo nagpatuloy simbahan dahil napakaraming sobre, napakaraming trabaho, napakarami yung contributions, eh kung naging miyembro din kayo sa religion na hindi nagpatuloy sa tunay na simbahan, eh doon naman hindi nawawala yung contributions. Kaya kung gusto niyo na gusto niyo na kayo ay mabigyan ng contribution at hindi magbigay, eh maging pastor kayo, no? Kung lilipat manggaling kayo sa ibang simbahan. Nakakatulong ba ang relihiyon sa kaligtasan? Malinaw na sinabi ni San Pablo. As the saying goes, contemporary English version po ito sa 1 Timothy 4:8. As the saying goes, exercise is good for your body. That religion helps you in every way. Helps you in every way. It promises. May promise. Life now and forever. Anong promise? Life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Pero na-forgotten ito ng mga Protestante. Hindi nila ito na nabasa o nabasa nila ito pero nakalimutan, hindi nila ito maaring i-share. Kaya sinabi sa Sirat na delikado yung walang relihiyon. Good News Bible Version sa Sirat 41:8, you are damned, you irreligious people who have abandoned the law of the Most High God. Yung inabandona, hindi nagpatuloy sa turo ay mga irreligious people. At yung religious people na yan, you are damned, sabi po ng Sirach 41:8. Faith alone, sinabi niya kanina, na faith alone lang ay maliligtas na. Faith alone, sabi niya, faith alone lang ay pwede na yan sa kaligtasan. Ito yung sinabi niya. Tama naman, meron namang faith alone sa banal na kasulatan. Pwede, ang kanila kasing turo, sola scriptura o sola fide o sola fide. Ito yung kanilang turo na mabasa talaga sa Biblia, sola scriptura talaga, mabasa talaga yung faith alone. Sa James 2:24, sa New International Version, nakapunta sila dito, merong salitang faith alone. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. May faith alone nga, pero may salitang not. Naalala ko tuloy yung isang istorya. Merong isang tagalinis ng eroplano, Brother John Duba. Tagalinis ng eroplano. Paglinis niya sa eroplano, merong aklat. Pagkita niya sa aklat, nakasulat sa aklat, pindutin mo yung pula, aandar yan. Ha, pinindutin yung pula. Umandar yung eroplano. Sa kabilang page naman, sinabi na dito, pindutin niyo yung itim, lilipad yan. Ha, pinindot yung itim. Ah, dahil nasa aklat eh, nasa manual. Eh, pinindot yung itim, lumipad. Susunod naman, pindutin mo yung yelo at yan ay pupunta sa napakataas na bahagi. Pinindot niya yung yelo, pumunta talaga sa taas na bahagi. Sa pang-apat na pahina, sinabi doon, bumili ka ng
pangalawang volume dyan sa aklat na yan upang ikaw ay makapunta sa airport upang bababa yang naturang eroplanong yan. Eh, until now, hindi na siya makabili. Eh, nasa taas na. Until now, hindi pa nakatugpa sa Bisaya pa. Hindi pa nakalanding. Bakit? Kasi binasa, pero hindi nilahat. Isang volume lang binasa niya, kaya nakalipad, na masaya siya nakalipad, pero hindi na nakabalik sa lupa. Bakit? Yun yung kanilang doktrina. Theology of partiality. Binabasa nila ano yung gusto nila, pero hindi inuubos yung binabasa. Meron yung faith alone, pero not by faith alone. Hindi pala sa faith alone. So, nasa Biblia, napaka-dangerous ang salitang faith alone dahil litra po litra sa Biblia, New International Version, not by faith alone. Sinabi niya kanina, kahit saan ka pupunta, maging Catholic, maging saksi ka man, maging ano ka man, ibang relihiyon mo, wala yang kabuluhan. Ibig sabihin, okay lang pupunta ka dyan, kahit anong relihiyon. Ito yung tinatawag na eclecticism. This is the term, philosophically term, meaning either a tendency of mind in a thinker to conciliate the different views or positions taken in regard to problems or a system in philosophy, which seeks the solution of its fundamental problems by selecting and uniting what it regards as true. Para sa kanila kasi, ang eclecticism, parang ano ba, halo-halo, lagyan mo ng ice cream, lagyan mo ng saging, lagyan mo ng gatas, napakasarap. Ito yung theory ng eclecticism. Ito yung ginamit kanina ni Queen na kahit ano, papasok ka, hindi yan makakaligtas. So, ibig sabihin, basta't may panampalataya ka lang, maligtas ka na, pwede ka na pumasok, basta mayroon kang panampalataya. Kasi hindi sa religion, masave ang tao. Ibig sabihin, kahit ano, ito yung eclecticism. Pero yung isang tinatawag nating halo-halo, lagyan na yan ng ketchup, anong resulta dyan? Hindi na yan masarap. Dahil merong nasagol, merong na contribute diyan na hindi para diyan. So delikado 'yan, yung naturang turo. Kaya sinabi ng ating Panginoon, Mateo 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Na yung relasyon ng tao sa Diyos mabalik, at ang pagbalik ng relasyon kailangan na umanib sa simbahang tinatag ng ating Panginoon, Mateo 16:18, at magpatuloy at hindi magseparate. Kaya yung mga nagseparate ayon sa pahayag 2:2, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinususunti, kinukonsinti ang masasamang tao. Ano yung masasamang tao? Sinabi sa Pahayag 2:22, sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayang sila'y huwad. Para kasi sa kanila, sila na yung totoo. Siya yung nakakutay ng mga apostol, pero sinabi ng pahayag, sinabi ni San Juan, napatunayan na pala eh, na mga huwad yan, mga kapatid at mga kaibigan. Napakaganda ng sharing ni Brother Angel kanina sa readings. I-share ko lang ito din mga readings natin sa gabing ito. Nagkataon din na ito yung topic ko natin, at ang topic ko natin ay may faith alone kanina at yung tunay na pananampalataya. Ngayon, sinabi sa unang pagbasa kanina sa Deuteronomy 4:40, keep His laws and commandments as I give them to you today so that you and your children after you may prosper and live long in the country that Yahweh your God is giving you forever. Sino yung mga na ano dito, merong tinatawag na sakit na Alzheimer? Ano yung Alzheimer? Yung hindi maka-remember. Hindi maka-remember. Yung salitang remember, kung babasahin natin sa Biblia,
253 yan, nasabi diyan sa banal na kasulatan yung salitang remember. Sinabi ito, keep. Ibig sabihin, kailangan i-remember His laws and commandments as I give them to you today na binigay ng Panginoon sa kaniyang mga and so that you, so that ikaw at ang iyong mga anak after you may prosper and live long in the country that Yahweh your God is giving you forever. Ibig sabihin, merong pag-keep, pag-remember sa kaniyang kautusan. Kaya ang Diyos ay, of course, nag-remember ang Diyos, no? At sinabi ng Salmo 77:12 ay reflect sa ibang salin dito, I remember on all that you did. I ponder all your great deeds. Yung ginawa, ang Panginoon pala ay gumawa, hindi yung faith lang. Ang Panginoon ay gumawa ng batas, nais niyang ipasunod yung batas, i-remember yung batas, at sinabi dito sa Salmo 77:12, I reflect on all that you did. Na-remember niya lahat ng mga ginawa, I ponder you all the great deeds. Yung mga mahalagang gawa, hindi faith alone, merong mahalagang gawa. Kaya sinabi po sa ating ebanghelyo sa gabing ito, sa araw na ito, Matthew 16:27, For the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done. Hindi pala faith alone. Sinabi dyan, reward not by faith alone, ha? Ang sinabi niya, according to what they have done. Ang pagbasa natin ito ay, sa gabing ito, sa araw na ito, napakaganda na pagnilayan natin. Sabi ni Brother Angel kanina, at isa dito yung mga magagandang gawa natin. Hindi yung faith alone, mga kapatid. Kaya yung mga nakikinig, kaya yung mga kasamahan natin na andyan, na mga katoliko, ibahagi natin ito, ano yung tunay na turo ng ating simbahan. Naway nakatulong tayo sa kaunting pagninilay at pag-aaral natin mga kapatid sa ating ginawa sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon at tsansa na ibigay sa atin na mga kasamahan sa punto por punto. Ayan po, salamat at sana ay nakatulong itong ating kaunting pag-aaral. Brother Janto, back to you. Oras 9 p.m. na po tayo.